Good morning, real estate. This is Kate, your property specialist, and today I am here in front of Joy Residences, located yan here in Baliwag, Bulacan, beside SM City, Baliwag. So for today's video, guys, bibigyan ko kayo ng latest update about this project. So ta, samahan niyo ako. Right now, we take Balagtas exit going to Joy Residences. So, ito yung way, ito yung location, guys, or yung madadaanan nyo if Balagtas exit din yung pinili ninyo. And on the left side, meron tayong BIR and McDonald's para meron kayong landmark, no? And so far, as you can see, developing yung lugar na to. Even itong highway, itong road na dinadaanan natin ngayon, actually, kakatapos lang siyang i-renovate or gawin dahil ginawa itong kalsada na to. So, ayan guys, I think meron tayong warehouse na madadaanan on the left side. So, karamihan more on warehouse, mga industrial yung mga nandito. And hopefully, no, sana magkaroon din ng SM na malapit dyan. SM Balagtas or SM Giginto. Going to Joy Residences, guys, we have three options. Balagtas exit, Santa Rita exit, and Pulilan exit. Pero kung manggagaling kayo ng Manila, ang pinakamalapit or direct access na is yung Santa Rita exit. And dito naman, pakita ko sa inyo yung landmark, meron tayong makikita na Euratex. So tandaan nyo yan, guys, pag nakita nyo na si Euratex and then yung bandang gawi naman doon, meron tayong Toyota na car dealership. Meron din tayong madadaanan na SM Center Pulilan. So bago mag-SM Baliwag, meron tayong SM Pulilan na madadaanan. And then, Wilcon. So pag nadaanan nyo na si Wilcon, guys, ibig sabihin malapit na tayo. And lalo na pag nakita nyo tong hospital na to, yung malapit na medical center sa SM Baliwag, ibig sabihin, konting-konti na lang na din na kayo sa location. So ngayon, papasok na tayo ng SM mismo. Makikita natin si NU, National University, and then yung katapat na Baliwag Central Terminal. Hi! Welcome to Joy Residences Showroom. Dito yan inside SM City, Baliwag. So let me share with you guys the site development plan of Joy Residences. Yung mga unit owners natin na naghahanap ng fresh update here in Joy Residences, especially my clients here in the Philippines and abroad, this video is all for you. If you've watched my video, guys, previously, no, or yung way back pandemic pa, usually project presentation yung ginagawa natin. But now, physically, nandito ako ngayon sa showroom ni Joy Residences to give you update. So here's our site development plan. So in Joy Residences, we have phase 1 and phase 2. And also, we have open parking available. So, kung may nagtatanong, Kate, meron pa bang inventory na available sa Joy Residences? Gusto kong humawol. And yes, we still have few units, no, in Joy Residences, phase 1 and phase 2. So, as you can see, guys, with the location of Joy Residences, gusto ko lang i-highlight yung SM City Baliwag and kung gaano siya ka-accessible, no, kay Joy Residences. So of course, this is accessible to you, convenient to you, lalo na sa mga needs ninyo if ever you want to have shopping, grocery, dining, entertainment, and so on, because literal na kapit bahay nyo lang si SM City Baliwag. And aside from that, in front of SM City Baliwag, meron tayong Baliwag Central Terminal, and then of course, katabi niyan, meron tayong kalapit, no? Huwag na tayong lumayo, meron tayong school which is National University. We launched this project 2021 and now it's 2024. So ang bilis ng panahon, guys. So yung mga nakauna, no, yung mga naka-avail ng introductory price,
Congratulations sa inyo. And also, dagdag ko lang din guys that Joy Residences is a mid-rise project. We have 4 physical floors. So, this is very unique, no? Hindi siya yung mga typical na nakikita natin sa Metro Manila na super high-rise, nagtataas ang mga building. So, this one, this project, kung medyo ayaw nyo ng mga high-rise buildings, Kate, nalulula ako sa mga high-rise na yan. Gusto ko yung mid-rise, low-rise lang. So, ano yung project na pwede mong ibigay sa akin? So, this one is for you, Joy Residences. So, next, pakita ko naman sa inyo guys yung actual deliverables ni Joy Residences. Ano ba yung actual turnover deliverables na marireceive nyo kapag na-turnover na sa inyo? So, tara! So, here's the Joy Residences 1-bedroom deliverable or actual unit no, na marireceive nyo guys. So, unit area, 24.41 square meter. So, tara, pasok tayo. So, on to your left, ayan, pag pumasok kayo, on to your left, this is your actual kitchen area. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, no, so on your screen, yung nakikita natin physically, this is the actual unit deliverables, kung ano yung marireceive ninyo upon turnover. So, umpisahan natin dito sa kitchen, no. Of course, we have this polished tiles concrete kitchen countertop. We have the faucet, of course, and the sink, and meron tayong base cabinet. So, if ever gusto nyong magpagawa, magpa-customize ng overhead cabinet, and then magpalagay ng range hood, pwedeng-pwede naman. And over here, so usually this is your space for your refrigerator and microwave. So, meron tayong provision na socket no, for microwave and provision na socket then for refrigerator. And dito naman, no, sa area na to, of course, yung buong area, this is your living room slash dining room. So, it's really up to you guys kung paano nyo siya gustong i-design. So, usually, nilalagay dito yung TV. Pwede naman mga 45 to 55 inches na TV, no? And then, meron tayo ditong table. And here naman, pwede nyo siyang gawing, of course, the sofa bed, pwede rin kayong maglagay. And of course, dito meron tayong partition na laminated wood door. So, this is laminated sliding door. So, this is your partition sa ating living room or dining room mula sa inyong bedroom. So, pasok tayo guys dito sa bedroom para makita rin natin. So, ito pala guys, without balcony. So, lahat ng mga unit natin kay Joy Residences, majority of the unit is 1-bedroom unit. So, wala po tayong unit with balcony in Joy. So, this is your space for your bedroom. So, for the aircon naman, ideally, no, 1.5 HP yung pwede natin gamitin. And for the bed naman, siguro, queen size bed. Kasya naman dito. And here naman sa side na to, you can customize your cabinet or your vanity mirror. Depende yan kung ano yung purpose nyo for the space. Kasi yung iba ginagawa siyang for rental business. Yung iba naman for personal use. So, it's really up to you. But as you can see guys, etong-eto na talaga, no? Yung marireceive ninyo upon turnover. So again, this is your space for living, dining room. So it's really up to you kung gusto mo siyang gawing office, work from home setup ka, or dormitel. Kasi meron din tayong mga schools, hospital na malalapit. And now, pakita ko naman sa inyo yung toilet and bath. So of course, this is the standard, no? Standard unit deliverables. We have, of course, the lavatory. Meron tayong sink, provision for washing machine. So, kung nagtatanong kayo, Kate, saan ko naman lalagay yung washing machine ko? Here, meron po tayong provision for that. And then, very basic lang guys, meron tayong shower, soap holder, ayan. So, this is for the shower area. And then, dito guys, usually yung iba nakita ko rin, naglalagay sila ng shower enclosure para merong separation sa shower area and then dito sa laundry area. Ayan, so dito guys, bago ko makalimutan, pakita ko lang din sa inyo that itong base cabinet natin, of course, meron siyang kasamang grease trap, no? Dito sa baba. So, grease trap, so para yan sa mga, you know, yung mga pagkain, excess food. So, meron tayong grease trap for that. And then, of course, switch, breaker, outlets, kasama na rin yan. So, again guys, this is your actual deliverable. So, kung nagtatanong kayo, Kate, ano ba yung itsura pag merong ayos na, pag merong mga gamit, appliances, gusto kong magkaroon ng idea para alam ko kung paano ko siya aayusin kapag na-turnover na. So, punta tayo guys dun sa ating model unit para magkaroon kayo ng idea kung ano ang itsura ng upgraded na. Okay, let's go!
So ayan guys, this is the one bedroom upgraded unit, same unit area, 24.41 square meter. So pasukin natin tong area na to guys para makita nyo. Ayan, so welcome to the upgraded unit of one bedroom here in Joy Residences. So on to your left, this is your kitchen area. So kanina nakita natin yung bare unit, yung standard. So now this is customized, upgraded. Meron na tayong tawag dito overhead cabinet, and then of course yung base cabinet ginawa nilang white. So it's really up to you kung ano yung gusto mong setup, vibe or mood na gawin dito no sa unit mo. So ito yung mga pwede niyo pong ipagaya, ipa-customize ganyan. And then of course dito no, meron na rin tayong range hood and then electric cooktop. So dun sa actual deliverables natin, not included si electric cooktop. So of course usually yung iba bumibili sila ng mga induction cooker, yung mga electric cooker for alternative. Pero if customized naman, of course pwede rin kayo magpagawa ng ganito, no, magpalagay. So ayan guys, this is the upgraded kitchen. And now dito sa ating toilet and bath, ayan, napakaganda. We have enough space naman, no, lalo na kung for Airbnb rental business. Of course, upgraded na rin. Meron tayong vanity na napakalaking vanity mirror dito. And then, of course, yung mga toiletries and upgraded, of course, the sink. And then, meron din tayong ginawa dyan na base cabinet. And then, naglagay din dito ng lagay ng mga towels. And this is the shower enclosure na super, ano lang, very tiny siya. Pero, pero nakapagbigay siya ng accent, no? Dito, nakapagdagdag siya ng accent dito sa ating shower area. So, that's it for the toilet and bath. And now, let's move on dito sa favorite part ko. Actually, guys, sa mga ano, very unique tong Joy. Yung model unit ni Joy Residences, very unique yung kanyang dining setup. So, talagang pinag-isipan kung paano mamamaximize yung space. So here, naglagay tayo ng full-length mirror. Actually, malaki yung mirror. Ayan. And here naman, of course, the dining. So pwede siyang gawing office area, dining area, or study area. So depende yan sa inyo. So ang ganda nitong ano na to, setup na to, no? And dito naman, sa space na to, meron tayong, of course, your living room where you can have relax, watch Netflix. So dito pala guys sa sofa, pwede kayong mag-avail ng sofa bed para if ever meron kayong guest, pwede rin nilang gawing sleeping area to, no, or slash bedroom. For the bedroom naman guys, so here it is, napakaganda. Actually, ang luwag ng space. Parang naluluwagan ako sa space for Airbnb. It's perfect size for hotel unit type accommodation. So of course, here's the bed, queen size bed, pwede nating pailagay. And then, wala lang tayong sample aircon dito, but for the aircon usually, dito siya malapit sa may window. Of course, the curtain, very elegant. And on this side naman, vanity mirror or wedding office area din, no? Itong side na to. So ayan, of course, kasi maganda yung meron tayong mirror para magkaroon siya rin ng illusion na very wide, malaki, very ano rin siya, yung parang soothing. And here naman, pwede tayong magpa-customize ng cabinets. Okay? So that's it for the model unit of Joy Residences, guys. Again, this is 24.41 square meter. Yan ang standard natin na size or unit layout here in Joy Residences. Punta naman tayo, guys, dito sa site construction mismo ng Joy Residences. So, I'm very thankful na nag-grant tayo ng project director ng Joy na payagan na makapasok dito mismo, no, para makita natin yung mga construction update, ano ba yung latest update dito mismo sa site ng Joy Residences. So, as you can see guys, here's the groundworks, the messy part na ginagawa talaga yung mga project natin here in Joy Residences. Eh, yung makikita nyo mula dito, ayan, lahat yan, puro buildings. Dahil ang palatandaan natin yung amenities eh. Itong mga nakikita nyo, yung lupa na to, this will be building, yung mga building for phase 1 and phase 2. The groundworks, madumi, pero yun po yung proof na merong ginagawa at ongoing yung construction sa Joy Residences. Building J. Building J, Building K and L, lap pool and kiddie pool, magkatabi,
Okay, yung pundasyon nandito na daw. Kita naman, oh. So, ito guys, kung ang na-avail ninyo is Building J, ang view nyo is Linear Park, ito yan. So, usually jogging path, yan naman ang view dyan, mga greeneries, and then ito na yung amenities, yung block pool, kiddie pool, and then another building naman dito. Yung Building M, siya yung pinaka may access, na pinakamalapit no, sa SM City, Baliwag. So, ayan guys, medyo mainit na. Pero ito ngayon yung actual na construction ngayon as of May 2024 kay Joy Residences. Ito yung main lobby, entrance papasok ng main lobby. And ito guys, ito na yung as of today, no, 2024 May 2024, ito na yung itsura ng Building A. So technically ito yung unang matatapos. So ito lang yung guardhouse natin, yung guardhouse, main entrance, and then ito na agad yung Building A. Ito, tama sir, no? Ito yung Building M? Yes. Yan. Yan, yan yung Building M. Magkakaroon tayo dyan ng secondary bridge para meron na kayong direct access going to SM Baliwag. So, ayun guys, ito na yung latest update ngayon sa construction ni Joy Residences. So, as of now, Building A, medyo nakikita na natin yung physical floors niya. Ito yung ating guardhouse. SMBC is now going to the north, and hindi lang yan, of course, meron din tayong mga ibang developer na heading to the north because developers are starting to notice the potential of Bulacan area, that this could be the next major property investment destination. So just 20 kilometers north of Metro Manila. Whether it's for a second home, a residence close to your work, or for rental business, a staycation, or Airbnb, this can be your option. Habang nasa pre-selling stage pa lang tayo at non-bought pa ang mga units. Next thing we know, nakatayo na yung mga buildings natin, no? Inuumpisahan nyo na yung mga rental business ninyo. Mabilis lang ang panahon, guys, no? If kaya mo naman, bakit hindi mo pa simulan ngayon? For as low as 13,000 per month for one bedroom, so that's payable within 36 months, pwede ka nang makapag-start ng investment mo here in Joy Residences. So that's it guys for my latest project update here in Joy Residences. So comment mo naman dyan, I'm interested, and I will be personally reach out to you para tulungan kayo sa mga property needs ninyo. So thank you so much for watching guys, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and I'll see you guys on my next video. Bye!